Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and our today's precept in which we need to agree, believe, claim, and declare as what I repeatedly say, hindi po sufisyente na ang salita ng Diyos ay atin lamang binabasa, atin lamang pinag-aaralan o atin lamang pinapakinggan. Kailangan po natin itong sangayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, angkinin ng buong puso at ideklara ng buong puso ng magkagayon ito po ay maging makapangyarihan at magkaroon po ng katuparan sa ating mga buhay. Brethren in Christ, let us read here in Hebrews 12:28, Tagalog ang Biblia. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. And in Amplified Version, Hebrews 12:28, let us therefore, receiving a kingdom that is firm and stable and cannot be shaken, offer to God pleasing service and acceptable worship with modesty and pious care and godly fear and awe. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Book of Hebrews is unknown, but probably ang wika nila ay si Pablo, si Apollo, si Silas, or si Barnabas. But ito po ay in-address or naisulat para po sa mga Jewish Christian at sa mga Judaizer at saka sa mga essences brethren in Christ. Na sinasabi po rito ng author na pagkatanggap ng isang kahari ang hindi magagalaw. In amplified nga, sabi niya, firm and stable, na cannot be shaken. Ito po ang kaharian na ating pong matatanggap sa Diyos because we belong to the kingdom of God at kasama tayo na maghahari ng ating Panginoong Hesukristo. And again, this kingdom is a firm and stable and cannot be shaken. Kaya ang kaharian lang naman, alam naman po natin na in the Bible there are many kingdoms. Mayroon pong earthly kingdom, mayroon pong evil kingdom, o mayroon naman na tinatawag mga kapatid na spiritual kingdom. Pero itong kingdom ng ating Panginoon is cannot be shaken because it is firm and stable. And again, ito ang ating mamanahin sa Diyos bilang mga anak ng Diyos, born again Kristiyano at mananampalataya. Because of this, brethren in Christ, we are now able to offer to God ng pleasing service, acceptable worship, mga kapatid, and modesty, pious care, and godly fear. And ibig sabihin mga kapatid, makapaghahandog tayo sa Diyos ng nakalulugod na pagsamba, nakalulugod na paglilingkod, at nakalulugod na papuri, nakalulugod na pagluwalhati sa ating Panginoon. Brethren in Christ, without the grace of God, we cannot offer an acceptable worship and acceptable or pleasing service to God, brethren in Christ. Kaya yung ating paglilingkod sa Panginoon, yung tayo ay nakakapaglingkod sa church, ito po mga kapatid ay base sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, don't take for granted yung ating paglilingkod sa Diyos dahil tulad ng isang awit, the highest calling is to serve the Lord. Kaya yung makapaglingkod tayo sa Panginoon, ito po ay isang pribilehiyo, ito po ay isang oportunidad na hindi po natin dapat baliwalain because brethren in Christ, ito po ay isang oportunidad at pribilehiyo sa bawat isa sa atin. And again, we can only offer an acceptable worship and pleasing service to God because of His grace, the finished work of our Lord Jesus Christ, because no one of us, brethren in Christ, is worthy. Kaya lang naman tayo naging dapat sa harapan ng Diyos because of what the Lord Jesus Christ did on the cross. In our today's perception entitled A God-Pleasing Worship.
because not all of the worship, brethren in Christ, are pleasing to God. What are we talking about, brethren in Christ, ay yung nakalulugod na pagsamba sa Diyos. And again, ang nakalulugod na pagsamba sa Diyos, ito po ay grace-based worship, brethren in Christ. And our today's preaching, we are going to acronym the word worship itself. WORSHIP, brethren in Christ. At ito po ang ating hinahangad, ito ang ating ina-aspire na pagsamba sa Diyos, yung makalugod tayo sa Kanya, maging katanggap-tanggap ang ating paglilingkod sa Kanya, brethren in Christ. First point, acceptable worship to God. Of course, yung katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos. And how we can have an acceptable worship, sabi nga doon ng Hebrews din, mga kapatid, 12, offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God. So magkakaroon lang tayo ng katanggap-tanggap o nakalulugod na pagsamba sa Diyos once we offer ourselves as a living sacrifice, at itong ating mga sarili inihahandog nating banal, mga kapatid, at nakalulugod ito sa ating Panginoon. So we cannot have an acceptable worship, brethren in Christ, if we are living in sin. Of course, that's why He made us righteous. He imputed us the righteousness, brethren in Christ, for us to do righteous things, brethren in Christ. Kaya tayo ngayon ay nakakasamba sa Diyos at nagkakaroon tayo na nakatanggap-tanggap at nakakalugod na pagsamba sa Diyos because we offer ourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to Him. Kaya mga kapatid, hindi pwede na ang ating pagsamba ay maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos if we are continue doing sin, brethren in Christ, or nagpapatuloy tayo sa paggawa ng pagkakasala. Kaya we must live, brethren in Christ, with a holy life, a righteous life, dahil ito ang sinasabi ng Bible na walking in the light, walking in the Spirit, brethren in Christ, at tayo ay may bagong buhay sa ating Panginoon. And second point, acceptable offering to God. Alam niyo po, mga kapatid, isa po at bahagi ng pagsamba natin sa Diyos ay ang paghahandog natin sa Panginoon, ang pag-o-offer ng something to God. Kasi minsan, sabi ko nga, why many Christians are struggling in giving and supporting the church financially is because their hearts is not in the church. Kasi kung saan ang kanilang puso, doon sila maglalagak ng higit ng kanilang oras, higit ng kanilang panahon, at higit ng kanilang mga resources, brethren in Christ. Kaya nga, ang pagiging giver, brethren in Christ, ang pagiging sower is a gift in the Bible. Kaya let us pray na ang lahat ng mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, ay pagkalooban ng gift of giving, brethren in Christ. Because again, as what I said earlier, many of the born again Christian are struggling in giving and in supporting the church financially is because their heart is not in the ministry. Pero kapag ka ang puso natin ay nasa ministeryo, nasa paglilingkod natin sa Diyos, we will not struggling in giving. Bakit? Kasi lalo tayong masaya kapag tayo ay nakakatulong at nakapaghahandog sa Diyos. And third point, acceptable reverence to God. Ito ang sinasabi kanina ng Amplified, mga kapatid, na with modesty, pious care, and godly fear and awe, mga kapatid. Maganda yung mayroong fear of the Lord tayo. Bakit? Kasi pag may fear of the Lord tayo, we will avoid sinning. Hindi tayo gagawa ng anumang bagay na hindi nakakatuwa sa Diyos at hindi nakalulugod sa Diyos, brethren in Christ. Kaya nga, napakahalaga kasi kapag ka ang tao walang takot sa Diyos, eh wala riyan takot na gumawa ng kasalanan, mga kapatid. Pero tayo mga anak ng Diyos, born again, Christian at mananampalataya, if we know and we know na may Diyos na nakakakita sa atin 24/7 of what we are doing,
brethren in Christ, we will avoid sinning. Bakit? Kasi, mga kapatid, mayroon tayong pagkatakot sa Kanya, may paggalang tayo sa Kanya, may pagrespeto tayo sa Kanya, mga kapatid. And of course, third point, acceptable service to God. Ito na po ang sinasabi natin kanina pa, na dapat bilang bahagi ng katawan, because the church or the believers is likened to a body. At ang isang katawan, binubuo yan ng maraming bahagi. May kamay, may paa, may mata, may tainga, may ilong, so on and so forth. Ganon din daw po ang church ayon kay Apostle Paul. At ang sabi ni Apostle Paul, hindi pwedeng sabihin ng mata na hindi kailangan ang tainga, at hindi pwedeng kailangan ang sabihin ng tainga na hindi kailangan ang bibig. So, we need each other, brethren in Christ. Ibig sabihin, all parts of the body dapat nagpa-function ng maayos. All parts of the body are functioning well. Kasi kapag hindi yan nagpa-function ng maayos, then ang body ay hindi makakakilos ng maayos, brethren in Christ. What I'm pointing out, dapat lahat ng mga anak ng Diyos, born again, Christian at mananampalataya, dapat nagsisikap na makapaglingkod tayo sa Diyos. Hindi lamang tayo SSS na mananampalataya sa church. We're not sitting satisfied saints in the church. Dapat lahat ng mga umaatin sa church, mga kapatid, ay dapat naglilingkod sa Diyos. Regardless kung ano ang paglilingkod na kanyang ginagampanan, ushering man, nasa worship team man, nasa music team man, or ano man ang kanyang ginagampanan, mga kapatid, ang siguraduhin natin at tiyakin natin na tayo na mga anak ng Diyos, born again, Christian at mananampalataya, ay lahat naglilingkod sa Diyos, because in doing so, the body or the church is functioning well, brethren in Christ. And of course, fifth point, acceptable heart to God. Tulad ng sinabi ko nga po kanina, ang tao ay tumitingin sa panlabas according to Samuel, brethren in Christ. Kaya nga, inaayos natin yung ating mga galaw, ang ating mga kilos, ang ating mga attitude, ang ating mga behavior, ang ating mga character, because yan po ang tinitingnan ng tao. Pero ang Diyos tumitingin sa ating puso. Kaya dapat ang ating puso ay dalisay, ang ating puso ay busilak, ang ating puso ay malinis, mga kapatid. Dapat yung ating puso ay katanggap-tanggap, because that is the temple of the Holy Spirit. Diyan nananahan ang Espiritu ng Diyos, at diyan din po natin pinapanatili ang salita ng Diyos. Kaya keep our hearts clean and keep our hearts pure, brethren in Christ, para maging malinis na vessel ito, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. Again, ang tao ay tumitingin sa anyong panlabas, pero ang Diyos tumitingin sa ating mga puso. Kaya let us keep our hearts presentable and pleasable to God by keeping it holy and pure and perfect in His sight, brethren in Christ. And of course, sixth point, acceptable intercession to God. Alam niyo po, mga kapatid, ang pananalangin ay pagsamba rin po sa Diyos. Kaya hindi pwede, mga kapatid, na sumasamba tayo sa Diyos at hindi tayo nananalangin. Once na tayo ay sumamba sa Diyos, kalakip dyan ang ating pananalangin. Kaya pagka nananalangin tayo, we are worshiping already to God, brethren in Christ. At again, nowadays, maraming mga Kristiyano, mga kapatid, ang busy kung saan-saan, halos wala ng panahon sa pananalangin, wala ng panahon sa devotion. Brethren in Christ, dapat maglaan tayo ng panalangin. Dahil ang sabi nga po ng iba, without prayer, no power. So how we can be powerful na mga Kristiyano? How we can be full of the power of God if we do not pray? In fact, in the Old Testament, ang mga propeta, maging si David, ay halos nananalangin sila ng 3 times a day, umaga, tanghali, gabi. At yan po ang nagiging routine sa buhay nila. Pero tayo, minsan, lalo na sa ating panahon, ang dami ng mga born again, Kristiyano at mananampalataya na wala ng panahon manalangin, wala ng oras para manalangin. Don't they know that the prayer is part of worship? Ang pananalangin ay pagsamba sa Diyos. Sabi ko nga, kung ang pagsamba
ay hindi lamang bahagi ng ating buhay, kundi ang pagsamba ay buhay natin, gayon din po ang pananalangin. Ang pananalangin is not part of our Christian living. Ang pananalangin ay buhay mismo natin na mga anak ng Diyos. Kaya pahalagahan natin ang devotion, pahalagahan natin ang quiet time, pahalaga natin ang paglalaan ng oras sa pananalangin. And last point, 7 point, acceptable praise to God. I always differentiate na mga kapatid ng worship at saka yung praise. Ang worship is all about God. Pag sinasabi ng praise naman is all about what He did. Ulitin ko po, pag sinasabing worship, ito ay tungkol lahat kung sino ang Diyos. Ibig sabihin, speaking the attributes that God is good, God is faithful, like that. Pero pag sinasabi namang praise, all what He did. Salamat dahil pinagaling tayo, tinugunan ang ating mga panalangin, kinatagpo ang ating mga pangangailangan. Yun po, that's why we give praise to God. At sa ating paglapit sa Diyos, both worship and praise ay ginagawa po natin because we acknowledge who He is and of course, we thank Him of what He did sa buhay po natin and that is praise. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi po pag sinabing worship ay malumanay, pag sinasabing praise mabilis. Hindi po, mga kapatid. That is not the idea, praise and worship, brethren in Christ. And again, gayunpaman, nagpupuri tayo sa Diyos dahil nang ang Diyos ay naging mabuti sa atin by providing all of our needs, by answering all of our prayers, and by taking all of our concerns, brethren in Christ. Kaya salamat sa Diyos dahil may Diyos tayo na pinaglilingkuran na ganito. To sum up of our today's preaching, we acronym the word worship, WORSHIP. First point, acceptable worship to God. Second point, acceptable offering to God. Third point, acceptable reverence to God. And fourth point, acceptable service to God. And fifth point, acceptable heart to God. And sixth point, acceptable intercession to God. And seventh point, last point, acceptable praise to God. And these are the acronym of the word worship. Worship, offering, reverence, service, heart, intercession, and praise. Brethren in Christ, kaya nagagawa natin ito dahil sa biyaya ng Panginoon because tayo po mga kapatid ay heirs ng kaharian na hindi matitinag, hindi magagalaw at hindi mauuga mga kapatid. And that is the kingdom of the light, the kingdom of the righteousness, no other than the kingdom of our Lord Jesus Christ. And our today's promise, ang pangako ng Diyos na tayo ay tatanggap ng kaharian, di magagalaw at di makikilos dahil dito tayo ay naghahandog ng nakalulugod na pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang pangako ng Diyos na tayo ay tatanggap ng kaharian, di magagalaw at di makikilos dahil dito tayo ay naghahandog ng nakalulugod na pagsamba at paglilingkod sa Diyos. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we just thank you for your kindness, goodness, and for your grace sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you for your protection because you've covered us always with your precious blood. Salamat dahil nililigtas mo kami sa mga sakit at karamdaman, disgrasya at kapahamakan. Maging Panginoon sa kasamaan at kasakunaan tulad ngayon na may bagyo. Salamat sa pagliligtas mo sa amin at maging sa mga gawa at lalang ng kaaway, Panginoon. Salamat din po sa inyong provision dahil kami na iyong mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang sa lahat at anumang aspeto ng aming buhay. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us. Thank you, Jesus, because you have blessed us already spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. Thank you, Jesus, because this day, kami na naman po ay magiging blessing sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad, at maging sa lahat ng tao na aming makasasalamuha because the reason why you blessed us for us to be a blessing. Thank you, Jesus, because you made us vessels.
You made us channel a blessing din. Ginawa mo kaming malinis na daluyan ng iyong pagpapala sa maraming tao. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigang kapanampalataya na patuloy pong naglala ng oras at panahon upang pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Father, whenever they have prayers, I declare, decree in your name that everything will be granted unto them because we hold on and we stand on your word and promise that whatever we ask in your name, Jesus, ay ibibigay po ninyo sa amin lahat. Wala kaming hiningi na hindi po ninyo ibigay. Kaya Lord, anuman ang kanilang kahilingan, kagalingan man, kaligtasan man, kalakasan man, kalusugan man, katugunan man, Panginoon, I declare it all in your name, Jesus, that everything will be granted unto them. Salamat, Panginoon, dahil kami na mga anak mo ay tagapagmana ng kahariang hindi makikilos, hindi matitinag at hindi mauuga. Kaya dahil dito, Lord, kami ay nakapaghahandog ng nakalulugod na paglilingkod, nakalulugod na pagsamba, nakalulugod na pagpapuri, nakalulugod, Panginoon, ng pagluwalhati at nakalulugod na paggalang sa inyo, Panginoon. Thank you because we're doing a pleasurable thing in your sight, Jesus, because of your grace. Salamat sa tinapos na gawa ng aming Panginoong Kristo sa krus po ng Kalbaryo. And this we pray in Jesus' mighty name, amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, God bless us all.